Nakakalungkot, ano po? Isa ho ako sa mga naging biktima ng kaignorantihan sa batas. So sa araw ho nito, pag-aaralan ho natin ano ho yung makatutulong sa mga certified public accountant para po sila ay umunlad ang kanilang pamumuhay. Kung alam po ninyo ito, yayaman kayo mga CPA. Ginagamit ko to sa practice ko. Okay? So, ano yung practice mo, Bossing Emelino T. Maestro, CPA? Ayan. Ito po yung ibinigay sa akin ng Professional Regulation Commission. Ayan po. Tinatanong ko sila, ako ba ay merong kaso diyan sa PRC? Ang balita ko ay ang mga BIR official ay nag-file ho ng administrative complaint para matanggal po ako bilang isang certified public accountant. At ito po ang sagot. Gusto ko lang i-emphasize itong documentary stamp tax na nandito. Anong-ano ang importance niyan sa inyo? Pag ang inyong dokumento, dagdag kaalaman lang, ay mayroon pong documentary stamp tax. Admissible ho yan. Admissible at relevant ho yan sa trial ho sa Court of Tax Appeals. Ayan. So pag-aralan ho natin yung negosyo ng mga certified public accountants. So ito po yung madalas kong ginagamit at ito po ay nagpapanalo sa maraming tax cases na tinulungan na po natin. Okay. So sabi ho dito sa Article 7 ng New Civil Code, nare-repeal daw ng bagong batas yung lumang batas. Ayan. Laws are repealed only by subsequent ones. Ayan. So, ang nangyayari ho sa practice natin mga certified public accountant at guilty ho tayong lahat dito, hindi ho natin ino-observe yung batas. Binaviolate daw natin yung batas sa pamamagitan ng hindi pag-o-observe or ginagamit natin yung custom or practice to the contrary. Maliwanag ho yung batas natin, huwag daw tayong kumontra sa batas natin. So sa araw na ito, tutulungan ko ho kayo, mga ka-taxpayer kong certified public accountants, para makapag-save kayo ng expenses nyo related sa tax practice. Noong pong 1997, naglabas ho ng Republic Act 8424. Ayan. At dun sa section G noong Republic Act 8424, ang sabi po ay mag-a-accredit ang BIR ng tax agent. At ang sabi po na ang i-a-accredit kasama ho yung mga CPA, General Professional Partners, kasama ho din yung mga lawyers. So yung mga lawyers, later on, sa kwento ko lang, ay inalis ho sa accreditation kasi nag-file ho ng kaso ang mga lawyers sa court, sa Supreme Court. So ngayon, tinanggal ho sila. So ang natira, mga CPAs, General Professional Partnership. So ang mga CPA ngayon, hindi makapantot. Ibig sabihin, salitang kalye, hindi makapalag because walang mga lalaban eh. Walang lalaban, walang makikipaglaban para sa mga CPAs. Wala ho dyan. Huwag ho kayong masyadong bumilib sa mga celebrity CPA. Wala ho yan, sir. Binamarket lang ho yung kanilang sarili at yung kanilang auditing firm. Hindi ho nila sinusuportahan ang maliliit na katulad natin,
maliliit na CPA. So ngayon, ano ho ang nasa sa ad doon? So maliwanag ho dito na, oh, tama naman. Kasi ni-repeal ng Republic Act 8424 ang Presidential Decree number 692, otherwise known as Revised Accountancy Law. Sa mga hindi nakakaintindi, kailangan ho ng batas para kayo ay maging certified public accountant. At ito po ay ibinigay sa atin yung opportunity para maging CPA and opportunity para ho kumita ng maraming pera at maging mayaman na isang CPA. So ngayon, ginawa ho yan ng ni Ferdinand Marcos Sr. Okay, yung presidente. So ngayon, nung dumating ho si President Ramos, okay, ni-repeal ho yan. Ni-repeal using, pinag-aralan natin kanina, Article 7. So ngayon, yung mga CPA, yun, pakita ko sa inyo, yung mga CPA, nag-aklas. Hindi naman nag-aklas. Nagpunta sa Congress at pina-revise yung accountancy law. So lumabas po yung Republic Act 9298 noong 2004. Nare-regulate yung practice of tax accounting, tax accounting ng accountancy ng mga CPA. So ano ibig sabihin yan? I-apply ho natin yung natutunan natin. So kung ito ay inilabas, yung Republic Act, paglabanin natin, yung Republic Act 8424 versus Republic Act 9298, meron silang conflicting provision. Sino mananalo? Using Article 7, laws are repealed only by subsequent one, matatalo. Matatalo yung Republic Act 8424 because yan yung old law. Sino mananalo? Yung Republic Act 9298. Ibig sabihin, winner pala yan, winner. Ibig sabihin, dapat tanggalin na nung 2004 pa, 20 years ago na, dapat lang tanggalin, karapat dapat tanggalin ng BIR management ng tinatawagan ko si Secretary of Finance kung nakikinig po kayo, kailangan tanggalin nyo na ho ang CPA as candidate sa accreditation ng tax agent. At the same time, illegal ho yung tax agent. Illegal. Kasi usurpation na yan ho yan ng function ng CPA. Usurpation ho yan ng authority na grant ng Republic Act 9298 sa CPA. Wala naman kayo sa CPA. Wala na nga kinikita. Nilalamo na nga ng cartel ng accounting firm dito sa Pilipinas sa mga CPA. Ano ba yan? O, kabilang ba kayo sa cartel? So, ang susunod ho nating topic, wag ho kayong aalis. Maya-maya lang po ay ang pag-aaralan ho natin, mga ka-taxpayer, kung mahal, ikukumpara ho natin yung ito, sino ba ang may jurisdiction sa mga CPA? BIR ba? O ang Board of Accountancy? At ang huli ho nating i-discuss, ayan, gumawa ho ako ng comparison, yung scope of service. Tingnan natin kung yung scope of service ng tax agent ay parehas ng scope of service ng isang CPA. So, abangan po nyo yan. Ito lang po ay part 1. So, meron tayong part 2 at part 3. Iniwihiwalay ko para ho mas madali kayong makaintindi at madali ninyong ma-share ho itong video. So with that, peace and happiness be with you, mga CPA kong minamahal. See you later.